Hi, Joseph Lagman po ng Angelo Realty. Isa rin po akong real estate agent, aka Kahimanggi Vlog. Ito na naman po, ano? Meron na naman po tayong nakausap, isang entrepreneur. Ang kanyang negosyo, napakasimple, nagtitinda siya ng saging. Pero maganda yung kanyang pagninegosyo. Kung gusto niyo gumanda at umasenso ang inyong buhay, panoodin niyo to from start to finish, no? At dito sa vlog na ito, makikita niyo at masasabi niyo at maririnig ang kanyang mga napundar at kung paano siyang kumikita kada buwan. You do the math, no? Kaya lang hindi niyo ito makukuha o matututunan kung hindi niyo papanoodin from start to finish. Now, watch and learn. Kausapin na po natin siya, si Ate Helen. Magandang tanghali po sa kanila. Maari po ba sila magpakilala? Ako nga pala si Ate Helen, kung tawagin, Helen Babiera, taga Davao del Sur. Ano po yung, nagninegosyo na rin po ba kayo ron? Dati, ang negosyo ko doon sa Davao, sa Agdao, is itlog. Wow. Anong edad kayo nag-start, ma'am? Siguro na nasa 16 pa lang that time. For the viewers po, ano po yung negosyo nyo ngayon, ma'am? Sa ngayon, banana vendor. Nagtitinda ng saging. Opo, ma'am, saging. Mm-hmm. Ma'am, ano ba nyo po? Kailan kayo nag-umpisa dito sa Maynila na magtinda ng saging, ma'am? 1993, sa pagkatanda ko. Makunti nyo, ma'am, sa Maynila, magkano yung una nyong puhunan? Ay, sa totoo lang, wala akong puhunan. Wala talaga akong puhunan. Kasi ang saging, pag may kakilala ka at nagtiwala sa'yo, papautangin ka. Ma'am, nanabagin niyo yung tiwala. Paano niyo na-commit yung tiwala ng mga biyahero o yung mga supplier ng saging? Hindi, kasi may kaibigan ako na actually nung una, dyan ako nakatira sa kanila. Tapos may tindahan sila, fruit stand sa Mandaluyong. Ako itong, ang negosyo ko naman nung bago pumunta ako sa Maynila is yung mga palamig sa eskwelahan. Then sila, ang tawag dito, yung fruit stand. So ako taga-bantay. Hanggat sa yung may naghanap ng sinong gusto magtinda ng saging. So sabi, ayan o, pagpatindahin mong ng saging. Parang ganun. Yan, ma'am, doon nagtinda kayo ng saging, ma'am. Doon po ba yung nag-umpisa lahat? Doon nag-umpisa. Nasabi ko, paano ko ba matutunan kay ang saging sa kunin sa pier? Doon sa pier ko kunin. Wala akong sasakyan. Wala akong kargador. 21 ako, I think. 21 years old. So, say, kaya mo yan. So, sinubukan ko, sumama sa pier. 5 kahon. Alam mo yung kahon? Ang laman ng isang kahon, crates. Ang laman ng kahon ay 32 nung panahon. 32 kilo. Saging lang yon, hindi kasama ang kahon. So kung ako noon, wala akong pere, pamuhunan, mahal na yon. Kasi nung time, kailangan siguro, may 10,000 ka. Eh, wala akong 10,000 noon. Mga panahon na yon, napakalaki na yon. So, paano yung mamlakwan yung tiwala? Paano kayo nakakuha ng saging, ma? Eh, kasi yung tindahan, yung fruit stand, siya naman, sige, pag hindi yan nabayaran, sa akin lang kay maningil. Parang sa edad kong yun, medyo malakas pa ako na bubuhatin ko yan, ha? Bubuhatin yan, 40 kilos. Hinahatid ako sa May Boni. Then, ang pangako ko doon sa pier, doon sa pinagkuhanan ko, after 2 days, babayaran ko siya. E, sawa ng Diyos, pagdating naman sa Boni, maganda yung mga saging na pili ko, naibinta ko agad-agad kahit hilaw. So, hindi ko na hinintay yung 2 days na pangako. Ibinalik ko na agad. Sa Divisoria lang sila eh. Sa Divisoria lang. Dapat, maubos to't hindi, bayaran mo yun. Oo. Eh, nung mga time siguro, talaga lang
may awan Diyos, naawan Diyos sa akin, mauubos lang yan saglit lang. So, yung promise na 2 days, hindi ko na hinihintay yun. One day lang. Oo. Pagdating ko ngayong umaga, pag naubos yan maya-maya, hapon nandoon ako. So, yun, maging mabango ako sa kanila. Oo, ayan, mabait na bata yan, ganyan-ganyan. Hanggang sa nagsampung kahon, 30 kahon, wala akong labor niyan, talagang solo-solo. Ang dami kong hirap pinagdaan sa saging. Pero nakita ko naman na kahit papano, na mabigat, maano man, talagang kumita rin naman ako. Hindi naman kalakihan, pero iba doon sa kinikita ko, doon sa nagtitinda-tinda lang ako sa tabi-tabi. So, sige, tuloy-tuloy lang. Hanggang dumating yung punto na nag-ano ako, sabi ko, ano kaya kung mag-ikot-ikot ako? Ang maibig sabihin, mag-ikot-ikot, magpunta ako sa mga lugar na fruit stand. Tapos sabihin ko, ano, order ka ng, titignan ko yung fruit stand na may saging sila. Saan ka kumukuha? Baka pwede sa akin, ako na lang mag-deliver sa'yo. So nakakuha ako, unang-una, ang nung time na yun, kasi hindi pa kaano ako dito sa Maynila, mahirap din ha, kasi daladala ko mapa, saan ba ang Cubao? Oo, saan ang Muñoz? Kasi sabi na, punta sa Muñoz. Paano ang punta ng Muñoz? Eh dati parang ang takot, hindi ko na sinama. Paano ako mabuhay kung puro takot na lang? So, nakakuha ako ng 5 buyer. Sa 5 buyer na yun, puro mga good payer. Wow. Ilang kilo sila kada? Hindi lang kilo. Kasi ang barko dati is 3 times a week. Hindi naman araw-araw ang barko dumarating. Biyahero na kayo? Nagpapabangkita lang kayo? Hindi. Pumupunta ko sa pier. Pagpunta ko sa pier, sabihin, si Helen, ilan sa'yo? Ano sa akin? 3 times 50 crates, 150 crates. Malaki ang puhunan sa 150 crates dati. Umabot na niya 80 mil. Ni piso, wala akong ibibigay doon. Ano? Ano to ha? Laway lang talaga. Sana na to, ibabalik ko ha, ang bayad ko, mga 3 days, kasi marami-rami ito. Oo. Di, walang problema, ganun. Hi, kung hindi pa kayo napag-subscribe no, sa aking channel, oops, dyan po dito. Meron pong subscribe button dyan. Click nyo po yan. Oops, may lumabas na bell. Pakipindot na rin po yung bell button para po ma-notify kayo sa mga susunod kong vlog. At ganito po ito, no? Pakilike nyo na rin at ishare nyo na po itong vlog na ito kasi po talagang napaganda. Marami kayong matututunan. Well, tara po. Tuloy na po natin ang ating talakayan kay Ate Helen. Araw-araw. Pagkatuwing may barko, Hindi ko talaga makalimutan si Nung Tami. Kung mapanood ba niya ito, ano, si kung buhay ka pa Nung Tami, talagang sa'yo ako nag-ano. Salamat. Kasi talagang kahilin ako eh. Parang kapag mamayari ko na yung truck niya, hindi na siya pag may kumuha sa iba. Ay hindi, kahilin ako. Kasi ako naman nagbabayad talaga eh. Ganon. So, pag bagsak namin, hindi ko naman nakalain din na ganon din ka... mapera yung mababagsakan ko, babayad sila 40 mil, ura-urada. Ba, itong deliveran ko, 30 mil, bayad agad. So, sa tuwa kong yan, siyempre may pera na ako, takot din ako na. Pati yung sinong Tami na mag-drive doon sa elf niya, di, hatid kita sa dibisorya, ibayad mo na yan doon. Bakit ka mahulda pa, ganyan, malaki na yan. Kaya balik doon, bayad. Tuwang-tuwa sa akin ang ano, nga, ako buyer sa pero walang pera. Pero kinahaponan, ayan na ang pera. Yan talagang umpisa ko, wala akong binibitawang pera po. Eh ma'am, pabalik naman ako ngayon. Magkano na yung nilalabas nyo naman? Hindi na po. Wala na. Din or hindi pa rin kayo naglalabas? Hindi na, naglalabas na. Naglalabas kasi na bago dumating dito yung saging, talagang hindi na ako kanuha sa pera. Ano na ako, galing na Davao talaga. Wow. Oo. Matagal naman na galing Davao talaga na. Na. Nung mga, siguro yung mga ganun hango-hango ko lang sa pier is the isa't kalahating taon lang yun nangyayari. Oo. Then, nagkaroon ng pakilala, uy, gusto nyo yung may ano sa ano, consignee ang tawag doon eh, shipper yung nasa Davao. Gusto nyo ng consignee? Bigay nyo kay Helen. Sino ba yan si Helen? So, sila mismo na pinagsabihan sa Davao, sila yung pumupunta rito. Tapos makita, sino si Helen sa pier? Dalawa kaming Helen eh. Helen maliit. Oo, Helen malaki. So, si Helen malaki. Sila mismo naghanap, ikaw yung Helen? Oo.
May saging kami, gusto namin maging consignee ka. Ba, paano yun? Ayan, kung sakali, kailan kayo napunta dito sa Payatas? Napunta ako dito, 1998. Ito na rin, ganito na rin yung negosyo nyo. Oo, ganito pa rin. Nanggagaling ako Mandaluyong, napunta sa ni Pacumart, galing ni Pacumart, napunta ng Payatas. Mabalik ako doon sa consignment, magkano na yung nilalabas nyo? Sa consignment, wala pa rin. Wala pa rin. Kasi sila yung naghanap sa akin . So sabi ko, wala akong ganung halaga. Isang bagsak nila sa akin nasa mga half million na. Wow. So sabi ko, wala akong ganung pera. Sa ngayon? Actually may pera, pero hindi naman ganun. Oo. Mabayaran ko yan. Ganun pa rin ako. Trade is. Yun naman, yun na nga. Pag na, nabayaran naman ang nabayaran. So 3 times a week ako, hindi man sa pag-ano, sa isang linggo. Sa saging lang yun. Kung kailangan maka-sales ako ng 1M, wow. Something, paano ka. Kasi kailangan mabayaran. Yeah. Kasi ang dating ngayon, bigay mo doon, may darating bukas. So, ang pera pa ganun. Yung ganung kalaki na puhunan, kalahating million na consignment, na yung distribution channel nyo, mamarami na o? Kumukuha rito or kami na nagbabagsak sa iba? Kami nagbabagsak sa iba. Kumbaga may nakakuha ako ng suki, mag-deliver ako sa Alabang, mag-deliver ng Bulacan, ganun. Bulacan? Truck na yun. Wow. Hindi na yung kahon na 5 kahon. So, may deliver truck. So, marami ka nang naging suki na nagtinda rin sila ng saging na hindi naman sila parating. Kumbaga, yung mga nagawa ko noon, yun na sila ngayon. Oo. Ang laki na ng punan niya. Sa tauhan, ilan ang tauhan niyo ngayon? Sa ngayon. Balik muna tayo doon sa ganun na tayo. Kasi nag-pandemic tayo. Nung dami akong tauhan, umabot na ako sa 15, 18. Bago mag-pandemic tayo. Tapos yung truck ko, 3, apat pa nga. May isang forward, may 3 help, ganyan. May service, sa service naman, ako lang nagda-drive, ganyan. So, dumaan ang pandemic. Nung pag-pandemic, lahat naapektuhan. So, ang nangyari, kailangan kong magbawas ng tao. Nandoon yung saging, nandoon yung kalakal, pero walang mamimili. Kung may mamimili man, lahat bawas. Kung dati nagde-deliver ako isa-isang truck, nauwi sa 10 kahon na lang, 5 kahon na lang, ngayon 1 kahon na lang. May iba pa nagtigil talaga. Oo. So hindi kinaya. So ako naman, ayokong magkaroon ng magkautang, kuha ng maraming kalakal. Pagdating dito, anong gagawin ko? Mas mabubulok. So, nag-adjust ako sa Davao. Sabi ko, ito na lang din ang kaya ko. So, mga tao ko, sabi ko, kailangan mo na tayong makiwahiwalay. Kasi aanin ko ang maraming tao, kakaunti na lang yung pinaparating ko. Kasi yan na lang ang kaya natin. Pag dumating ang time na balik siguro sa normal tayo, balik tayo sa Pero mga tauhan ko matagal naman sa akin, hindi yung pag isang linggo. 15 years, 10 wow. years. Yeah, ma'am, ilang ngayon, bumalik na pa ba sa ekonomiya? Hindi pa. Kasi isa na lang driver ko sa truck, tapos isa na lang may sa pier, 3 na lang tao. Okay lang, ma'am. Tatlo na lang. Ma'am, balik ako doon, mula na nagninegosyo kayo, ma'am, ano na yung laging ganansya sa inyo? Nakapagpatapos ba ng anak, property, investment, ano? Ang anak ko, isa, graduate, seaman. Oh, wow. Pero hindi ginamit ang pagkasiman. Siguro dito, siguro siya talaga sa saging. So, ginawa ko dahil gusto siya ng ganun. Binila ko siya ng sarili niya, yung Travis. So, may sarili siya. Para hindi naman sa kasi nag-asawa na. Yung isa ko naman na custom, naku, parang mahal na mahal yata sa school. Pero nagmanag mag-pandemic na malaya nila, mahirap pala talaga hindi makagraduate kasi nag-apply na. Pero nag-call center naman. Trabaho call center, tapos inano ko na siya kung ano talagang gusto sa buhay kasi nasa 26 na siya. Okay. Sa property naman. Yan, magandang pag-usapan. Yung naging ginansya ko sa pagtsatsaga, yung halos matulog ka sa pier, makipaghabulan ka doon sa mga magnanakaw ng saging sa pier. Yeah, no. Yung
Sige, mamaya, babalikan ko yung pagnanakaw. Marami-rami yun, ha. Ay, talaga lang naman. Yung pagnanakaw sa pier, yung magbantay ka doon sa saging mo sa pier, kailangan malakas ang loob mo, hindi ka takot. Oo. Talaga. Kasi, ay, anong mga time? Lalagyan ka lang. Ay, gaganunin ka, anuhin ka ng kutsilyo. Pero ako, talagang mano lang ako. Kasi, ako din daladala ko rin mga itak, mga pamalo. Kasi, ipaglaban ko talaga yung aking mga kalakal. At, matapang lang siguro ako. Matapang ang amoy. Oo, ganun. Pero, naging kaibigan ko naman sila kasi siguro ang mga teka nagnakaw sila noong mga panahon. Ang mga gipit din. Tapos pero pag naging kaibigan mo, ipagtanggol. Kasi sabi ko, bakit ba kayo magnanakaw? Pwede namang manghingi. Oo. Eh, may hinog. Eh, gusto naman. Eh, dali ka dito sa dami kong parating. O, ikaw, ito isang piling. O, ikaw isang piling. O, ganyan. So, yun, so ganito pa. Tapos pag ako kasi, hindi ako mahilig. Ako, makuripot ako. Ang kilo dati ng karne is 70. Kung kakain ako sa pirang, mahal. So, ginawa ko, magluluto ako, 2 kilo, 140, adubuhin ko yan. Kasi ginagawa ko marami. Kasi, pagdating doon, oh, ito, sa'yo. Saka hindi napapanis. Oo. Binibigay ko doon sa mga magnanakaw. Oo. Pinapartihan ko sila. So, naging kaibigan ko sila. So, kahit maliit ako sa pier, hindi nawalan yung saging ko. Binabantayan na nila. Kasi hindi ko sila tinuturing nakaaway, kundi siguro dahil lang nagkagutom sila baka. Oh, yes. Oo. Eh, daan din ako dun. Oh, sa hirap din ako. Pero hindi lang ako nagnakaw. Oo. Kaya siguro sabi ko, sa hirap lang sila ng buhay. At gutom. Pag gutom ang tao. Sila naman kahit kulang pera, maaibsan lang yung gutom. Parang mahalin ka na nila. Yun, napaano ko sila doon sa pier. Kaya, sanay ako sa pier. Ganun. Eh, ma'am, yung mga investment, sa investment? Sa investment, yun ang mga kita ko siguro, naipon lang. Sa probinsya, may 2 bahay ako doon. Basta maganda, ang magandang, para sa akin, maganda yung isa. Yes. Pero basta may magandang bahay ako doon, 2. Then may maliit na resort. Wow. Hindi naman first class na resort. Operational na yung place nyo? Hindi naman sa first class ha, kasi probinsya lang yun. Pero maganda naman para sa akin, kasi akin ako mayari. Yes, so. Maganda para sa akin. Then dito sa Maynila, baka may gustong mag-party-party. Ano ko pagka nag-dibo? Sa events may event place. Mayroon ako dito sa Payatas, may 2-story, may aircon sa taas, may sa baba hindi aircon, kung gusto niyo lang. Tapos dito sa likod, mayroon akong isa diyan, so 3 event place. Mamaya kunin ko ng footage, ha. Hindi. Ano mga lupain, kaya mga sasakyan, ganun sa sasakyan. Dami ko nang sasakyan siguro. Binta-binta ko na lang kasi ako, mahilig akong ayok sumakit ang ulo. Mahilig akong magpalit. Pero kung sumasumahin ko siguro, baka nasa 25 sasakyan na ako. Sa totoo lang, binta-binta ko na lang dati, sabay-sabay. Para halos isang ganyang kalye, akin na lang sasakyan, mga elf. Yung elf ko, naging 5, may forward ako isa. Mga driver, pag hindi matino yung driver, binibinta ko. At saka maayo ko yung maglaging sira. Bago na ulit kasi parang from the sa elf, pagka bumili kayo brand new, tapos ilang wala namang brand new sa elf dati, puro naman mga Japan surplus. Tapos hindi lang ako mahilig talaga mangutang. Kung gusto ko yung elf na yan, pag-ipunan ko muna. Hindi ako yung sige lang, may parating naman ako, may tubo, ibabayad ko sa mahilig akong maghintay. Hintayin ko munang sakasya yung pera ko. Ayokong mangutang. Ayokong munang mangutang. Kasi natakot. Takot ako mangutang. Oo. Yung sa typical na araw ng pagtitinda dyan ng saging, pagdi-deliver. Ma'am, pakikwento nyo nga. Mula rin sa bagsak, tapos di-deliver nyo yung pagbibenta nyo pa rito, parang showroom nyo pa. Dati hindi ako, kasi marami naman tao. Etong kami na lang, ilan na lang. Kahit pa naman dati ako talaga. Kahit nung nasa palengke pa kami sa Q-Mart, wala pang
pandemic. Q-Mart sa Cubao? Sa Q-Mart sa Cubao. Ako, hands-on talaga ako. Kahit hanggang ngayon, hands-on ako sa saging ko. Kung maaari ako mag-display, kung maaari ako ang mga customer, kaso lang, siyempre, di ba, may mga gawain din ako. Kaya may akong tao. Pero lahat dyan, mga order, hindi ko yan, kahit marami akong tao, may ano, hindi ko yan inasa sa kanila. Nga, oy, kayo na bahala sa order ko. Sa akin talaga nadaan. Ako talaga ang nag-ano, ito ibigay mo kay Kwan, ito ibigay mo sa ganyan. Kasi ayoko yung, tapos bago i-deliver yan, ako nag-check kung okay. Kasi minsan nang nauwi ako sa Davao, ang puro reklamo, ano ba ito ibigay sa akin? Di maganda. O, pagpasinsyahan nyo na nasa Davao ako. Sige, babawi ako pag ano. Didaano na lang, bawasan na lang natin presyo. Marami kayo napundan. Paano yung financial management? Paano nyo? Paano yung kayo umawak ng pera, ma'am? Para sa mga manunod, turo na rin. Ay, oo. Kasi tayo, ako man, hanggang ngayon, kahit bitsin nililista ko. Kasi para alam natin, magkano ba yung kinita ko? Yung isang buwan, magkano yung kinita ko? Magkano yung ganastos ko? Ayoko yung kumita lang ako ng 1,000. Tapos pag suma ko doon sa aking listahan, 2,000 yung gastos ko. Ayoko nang ganon. Kung maaari, kumita ka 1,000, dito ka lang sa 600. Dapat may sa sarili ka talaga, kahit ano pa man. Ganon. Kasi ang kasama sa lugi, pero isang buwan ka nagtatrabaho, hindi naman sa loob na isang buwan na lugi siguro, di ba? Mama, no, kung sakali, nagbabangko po ba kayo o... Oo, nabangko lang. Bangko lang, hindi nyo hinahawakan talaga. Paano yung pagka-bili, benta, hindi, kasi, singil, yung ito, bangko? Okay. Yung ano, yung mga delivery ko, hindi ko na din kinukuha katulad dati. Sila na mismo itong maghulog sa banyo. Oo. Mag-update-update na lang ako. So, sabagi, mahirap. Mahirap. Ng pera. So, yung mga delivery, wala yung bayad. Kinabukasan, papa-update na lang. Ma, paano kayo naghahanap ng babagsak ng matino? Di ba pupunta ka? Yung customer na maayos magbayad. Ganun man pala. Ano? Ma'am, may nanuba na ba sa inyo noon? Oo, marami. Marami na rin. Sige, pakikwento nga. Dito na sa maganda. Yung, papunta sa pa. Alam mo yung maganda, yung hindi alam mo yung pag makakita ka na nagtitinda, tapos kuha ka ng saging, utang naman. Parang takot. Takot mangutang. Ito, mabait to. Pero yung pag ano mo pa lang, may saging ka, ay kami, maganda rin to sana, mauubos namin, ganito karami, ganyan. Naku, matakot ka na doon. Bagsakan mo ako dito isang truck. Oh, Mastoria. Bagsakan mo ako isang truck dito. Naku, saglit lang yan sa amin. Ganyan. Naku, delikado. sa sarili kong ano yan, sa sarili observation. Kong observasyon. Kalimitan doon sa mabuka na lakas ang loob na, sige, bigyan mo ako ng saglit lang yan, ganyan. Eh, maisip-isip mo man kung sa saglit lang pala sa kanila ang isang truck. Mamaya tanungin mo. Kasi ibig sabihin, marami na silang kita, no? Saglit lang. Ano na, hindi. Kahit utang. Sabi, di saglit lang nila ibinta. Sabi daw, saglit lang. Ano na. So, nasa isip mo na rin na, so malaki na nakikita nila. Kasi mabilis ang binta. Tanungin mo, may bahay na kayo? Ayan na po, no? Mahaba na ating talakayan. Pero mukhang hindi pa kayo nagsasubscribe. Kindly po naman. Yan, no, click nyo naman po yung bell button. Click subscribe. Tapos po yung bell button din para po ma-notify kayo sa mga susunod kong vlog. I can share na rin po. Maganda po yung mga vlog ko. Inspirational, business, at investments po ang mga pinag-uusapan natin dito. Okay? Tara po, pagpatuloy na natin ang ating talakayan. Ay, wala. Nag-renta lang kami dito. Wala. Paano? Nakumita ka araw-araw ng isang-isang truck. Hanggang ngayon wala kang bahay. So, matakot ka na doon. Pero yung takot, mangutang. Tapos, sabihan mo, bagsakan kita ng marami. Ay, ayoko. Kunti lang. Ganun. Yan, sigurado. Sigurado. Maano mo yun eh. Kung mararamdaman mo. Ako, mararamdaman. Eh, ma'am, balik ako doon sa pier, yung mga nagdanakaw. Paano nyo nakikita na uhuli? Ano yung pamamaraan nila? Ay, pakita talaga sa'yo.
Bababa yung van container. Pag nababa yung van container, siyempre bubuksan. Ay, nandoon na sila, hila na ang kahon mo. So sabi ko, ay! Oo, ano ba yan? Oo, anuhan ka parang ng itak. Bakit? Akin yan eh. Eh, bakit kung iyo? Oo, gaganon sila. Oo, tapos tatawag ka ng security para maawat sila. Ganyan, hindi yung tipong, sino kayo nagnakaw? Ang gan, talaga harap-harapan nung mga time na yon, ganun sila. Oo. Ma'am, doon sa mga araw na dito, no, may araw bang malakas? O may araw na mahina? Ano, dito, retail lang kasi kami dito. Okay. Retail. Yung retail namin dito, wala pang pandemic. Actually, ito dito, hindi namin ito parang inaasahan. Oh. Ang inaasahan namin is delivery. Ito lang dito, yung mga hindi naubos sa deliver, yung sobrang dami ng mga hinog na ng ano. Kaya, mayroon kami dito. Mm-hmm. Oo. Dinadayo rin kami dito. Ay. Sige lang, paso ka. Pakita. Sige na, apo niyo. Bunso ko. Yes. Hello. Hello, so you, hi. Hi. Hi, guys. So, hi, guys. What's your name? Hindi, what is your name? What's your name? Kristen, nice. Tansin. Nice to meet you. Mom, your Auntie Ajan is chatting you. Huh? You said you're going to order Jollibee. Ah, sige. Yeah. Okay. Later. Naku, Papa Jollibee na siya, no? Salamat. Pangatlo ko siya. Just helping. Ano siya? OTSM, 11 years old. Sige, magkakagyan naman. Oo. Maraming salamat. Ay, ma'am, sige. Yung sa ganito, no, paano kayo yung pagpapalakad sa tao, yung pag-handle? Oo, mahirap. Oo, kasi puro lalaki. Yes, oo. Ako lang babae. May katulong ako. Dati, dami akong katulong. Apat-apat. Ngayon, lana. No? Malalaki na rin sila. Oo. Apat, lima pa yan. Pero mga lalaki, 15, magkaiba-iba. 15, tapos may driver lima, kanya-kanyang ano. Nahirap kaya. Kasi mag-iba-iba ugali. May time may magsuntukan sila. Yes. Babae lang ako. Pero yun na nga siguro, dahil kahit siguro babae ako, kaya ko naman silang i-handle kahit mag-away, magsuntukan. Umbaga, mas matapang pa siguro ako sa kanila. Ano yan, ma'am? Magbigay niya, ano, kinakausap niyo? Babati niyo, man, yun, ma'am? Kinakausap ko. Kinakausap ko naman sila. Pero minsan talaga, hindi maiwasan. Para ganyan, yung may paramdaman ka talagang ito nagdadala ng gulo, paalisin mo na lang. Paalisin na lang. Ma'am, paano yung pinapalis? Sabihan ko, ano, magbawas mo na ako ng tao kasi wala na akong mansahon. Sahon ang... Naniniwala naman. Basta yan ang ano ko. Lugi tayo. Lugi tayo. So, kailangan ko magbawas ng tao. Uuwi muna kita sa inyo. Hindi naman sila nagsabi na, bakit ako? Hindi. Wala naman. Basta magbawas muna ako, ha? Tapos, ayan. Ano yan? May ticket na sa aeroplano. Hahatid ko pa yan. Pocket money pa. Ganyan. Okay naman sa kanila. Hindi ko naman sila, alis ka, tasalbahe ka. Hindi naman. Ayaw. Wala akong, hindi ako ganyan. Basta sa akin, wala akong pansahod. Hiwa-hiwalay muna tayo, ha? Saka na lang kita kunin ulit pag ganyan. Ma'am, ganito. Anihin ko na yung interview, ha? Tapos babalik na lang ako pagka may time pa. Kung may mga nanonood sa atin, ma'am, na gustong mapunta doon sa larangan ng pagninegosyo nyo, ma'am, ano yung mga papayin nyo sa kanila? Alam ko, marami-rami yan, ma'am. Oo. Ang unang maipayo ko is yung tiyaga. Tiyaga. Una-una tiyaga. Tapos yung limit tayo sa ating mga gusto. Marami tayong gusto, hindi naman kailangan eh. Gusto lang natin. Gusto kong bumili ng ganyan. Akala mo yung pirang hinawakan mo, iyon na yun. Puhunan pa yun. Oo. Palitawin muna natin ang puhunan bago tayo gumastos. Din pag gumastos naman, kailangan malaki yung kita kaysa ginastos. Oo. Tapos yung wag lagi tayo na, ay gabi na, kailangan ko na matulog. Kasi ako, hindi ko iniisip yung tulog. As long as na may customer, at saka ako naman, bilin ko sa mga tao ko, halimbawa, talagang tulog ako. Kami, wala kaming, sa saging kasi, pinaka-risky nga, ano, sa prutas, pinaka-risky talaga sa magsasaging yung darating ng alas dos madaling araw,
balikan natin no sa Q-Mart pa kami. Anto ka na, 3 days ka na sa pier. Pero pagdating mo, kailangan buksan mo yung saging, maraming mamimili, i-display mo, ganyan. Nawala na yung matulog muna ako. Ganyan. Sa saging, kung magsaging ka ha, kasi basta, kahit sa anong prutas, basta sa prutas, ang hirap. Pero masaya, masarap, pag mahawak mo na yung kita. Oo, ganun. So, tiyaga lang talaga, unaw na tiyaga ka talaga. At saka huwag kang sumurender, kasama kasi sa negosyo yung logi. Malugi ka ngayon, sikapin mo talagang babawi ka. At pag-aralan mo, bakit ba ako nalugi? Oo, mali ba yung pamamaraan ko? O sumubra yung padala ko? Eksakto naman yung benta ko, ba't ako nalugi? Kasi sumubra, yung natira, bininta mo na ng mura. Imbis na tubo mo na, nawala pa. Kasi sumubra yung pa, sumubra yung kalakal mo. So, kailangan balance lang. Pag-isipan, bakit ako nalugi? Kung baka nalugi ka, kumita ka nga. Nalugi ka, pagkwinta mo, dahil gumastos ka ng tudo-tudo. Bumili ka ng, kahit di naman kailangan, may cellphone ka naman, bumili ka ulit bago. Kasi ito yung end ngayon. Oo. Di naman kailangan. Siyempre. Oh, ito latest na yun. Hindi kayong sasakyan doon. Oo. Ino naman gamit ko lahat yun eh. Oh, bininta lang yun. Yeah. Order na. ganun lang. Basta magtiwala sa sarili. Huwag puro takot. Kasi kung yan ang ginawa ko, lakas ng loob. Siguro ang takot doon yung huwag kang matakot din mangutang kung gamitin naman sa business. Pero kung mangutang ka dahil ibibili ko ito ng luho, doon ka matakot. Paano na lang? Oo. Kung hindi naman kailangan din, huwag na tayong mangutang. Pero kung mangutang ka dahil ibibusiness mo, magkikwenta din tayo, utangin ko 100,000, tapos 50 lang yung gamitin sa business. Ito 50, bili ko ng magandang TV or ano man. Wala din. Kaya kung mangutang ka, lahat nasa negosyo. Para pag kumita yan, makabayad ka talaga. Na hindi ka na stress. Oo. Kaya ako sa totoo lang, hindi ako nakapagpangutang dahil sa business. Nagtiyaga ako. Uy, dati, Diyos ko po, yung anuhan natin yun, di ba, man maiwasan, magkasakit tayo. Kahit nagkasakit ako noon, typhoid fever, kaya siguro sa ulan, init, ganyan, deliver pa rin ako. Nanginginig na ako lahat-lahat, na nahiga na lang ako sa ibabaw ng ELP, tatakpan nila ako doon ng Trapal, Luna, yung Luna. Sabi nga ni nung Tami, nung kung buhay ka pa, kung nasaan ka, Diday, alam na namin saan mo ito i-deliver. Kami na lang. Sabi ko, hindi. Kailangan ko i-explain sa kanila na ganito, ganyan. Ay, sama-sama talaga niya. Sige, nandiyan ka lang sa taas kasi manginginig na talaga. Oo. Tapos sa Buni pa ako umuwi dati. Tapos yung bahay na iniwian ko sa Buni, kasi kwarto yun, may doktora yung yung kapatid. Dinidextrose niya ako. Huwag ka munang magano. Hindi ako naka-hospital talaga. Dinidextrose niya ako sa bahay. Siyempre, nung mga time, balik na tanong sa pag-umpisa. Diyos ko, sabi ko, paano ba ito? Naka-dextrose ako, wala man akong katulong. Kasi, yung barang ayong pang-bumitaw ng pera para ibayad sa hospital at saka magkatulong-katulong kang ganyan. Solo ko. Pupunta sa CR na kaganyan. Solo. Pupunta kasi wala ka eh. Wala kang wala kang kasama. Magsaing ka, Basta ako, nilakasan ko lumbumba. Hindi ako mamatay. Pero hindi alam ng mga magulang ko yan sa probinsya. Mahirap lang kami. Hindi alam nila. Kasi kung ipapaalam ko yan, matakot sila. Anong maitulong, iiyak lang sila. So, wala rin silang magagawa. So, ako lang, ganyan. Nalagpasan ko yun. Basta ako hindi ko iniiyakan yung hirap. Marami akong nadanasan dito na ano. Hindi ko iniiyakan nga ganito, kahirap pala sa Maynila. Hindi ko iniiyakan. Kasi pag umiyak ako, parang pakiramdam ko, talo ako. Hindi! O ganun ako ka. Kaya mga anak ko sabihin, super mom yan. ganun.
Kaya ganun lang sa mga nagninegosyo, lalo't mga bata pa. Maganda yung mga bata pa magnegosyo kasi malakas pa ang katawan. Yes. Oo, pag malakas pa ang katawan, kayang-kaya. May oras na matuto. Marami kayong tapos yung mag ano lang, open-minded lang. Minsan kasi mayroong nagpapayo na ganito ang iba. Ha, ayoko niyan. Makinig lang, no? Oo, baka yung mapagkuhanan nila ng payo, pala natuto sila doon. Or may, baka mayroon din silang sariling diskarte. Ganun lang sa akin. Basta tiyaga, tiwala sa sarili. Tapos iwas luho muna. Iwas luho muna. Malaking bagay. Kasi, at saka, pag may pera tayo, unang-una, huwag tayo na makalimot sa Diyos. Yan lang talaga sa akin. Bago tayo umalis ng bahay, well, kahit ako man hanggang ngayon, pag marami akong hinog, kalat akong hinog, Lord, tabang. Help. Pag Bisaya kasi, Lord, tabang, ang dami kong hinog. Mauubos ito, Lord. Yan, ganyan. Pray ka sa... Mauubos naman. Oo. Ay, sabi ko, siguro ano lang. Lagi nga akong bumatang dito, madaming sa akin. Tapos pagbalik, wala na. Kasi minsan, tatawag yung... Tapos ako yung mag-deliver, ha? Sa ngayon, di ba, wala na driver ko. Yung driver ko sa ELP na lang. So, yung driver ng... May isa pa akong ano eh. Isang ranger puti. Tapos may adventure, Fortuner pa ako. Nandun, may puti pa ako. High-end yung mga sasakyan niyo. May puti pa ako na, ano, Ford. Ngayon, ang deliveran ko. Nandun sa unahan, Ford Ranger. Tapos may personal din akong, ano, na gamit-gamit yung Fortuner. Nandun sa event na nakaparada. Bihira akong gamitin kasi lagi akong pag nag-deliver, ida-drive ko yung Ford, yung isa, yung puti. Doon ko inaano. Yukit ni Bob? Oo naman. Kaya. Gigising ako, alas 3. Dideliver ako alabang. Kasi yung ranger na lang deliver kasi 10 kahon. Tapos pagdating kailangan 2 hours, balik na ako niyan. Las Piñas. Alis ako alas 4. Kailangan alas 6 o alas 10 nandito na ako. Kasi kailangan magbukas dito. Ayaw na magbukas na wala pa ako. Kailangan magbukas. Pagbukas yan, sige, i-display mo yan. Ikarga yung 5 kasi i-deliver ko yan sa Camaro. Latex. Ikot ko. Pagbalik. So, sige, ma'am. Tingnan ko na rin kami. Sige. I hope na inspire kayo kay madam. Ang dami niyang na-invest na... sa pagtitindi ng saging, walang puhunan ngayon, kalahating milyon, 1 million na yung kanyang dinideliver as consignment. Nakapagpundar na ng mga investment, maraming sasakyan. Merong bahay kayo, ma'am, sa Davao, ano? Meron na resort, sipin niyo yan. Ang dahil sa saging, may resort, 2 bahay, 3 events place. San ka pa? Okay, ito po si Kay Mang G-Vlog hanggang sa muli po. Maraming salamat. Paalam po, ma'am. Last words. Sa lahat na nanonood, tiwala lang sa sarili at higit sa lahat, tiwala sa Diyos. Yan lang. Thank you, ma'am. Thank you po. Bye-bye. Ayan po, tapos na po natin ang talakayan. I hope marami kayong natutunan kasi po ako, marami akong natutunan personally. Well, magbibigay lang po ako ng last quote, ano? What your mind can conceive, so you can achieve. Ayan po, ano? Magandang talakayan po natin sa susunod na vlog ko po. At mga real estate siguro at mga investment. Well, ito po si Kayumang G-Vlog. Hanggang sa muli po, paalam!